Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So today's video, I'm going to share with you 6 reasons why Filipino is the best in the world. So, uunahin po natin ang hard work, cares, or diligent. Tayong mga Pilipino ay likas po sa atin ang pagiging masipag, matyaga. Tingnan po natin yung mga kapwa nating domestic helpers sa Saudi, in Arab countries, di ba? Makikita natin na kung gaano sila maglinis. Kasama po kami doon. Na-experience ko din magtrabaho sa Middle East, sa Kuwait. Alam niyo yung mga... Wow! Pero doon, kasha yung 2 o 3 tao, kaya the best talaga ang Pilipino. So, diligent. Kasi napaka-diligent naman talaga nating mga Filipino. So, that's number one, hard workers and diligent. So, number 2 is caring and generous. Caring, kasi sobra po nating maalaga. Kilala po tayo mga Pilipino na sa abroad bilang isang narcissist, bilang tagapag-alaga ng matatanda. Tingnan po natin sa Canada, sa Israel, sa Italy, sa ang panig man ng mundo, unang-una po talaga ang Pilipino na hinahire as a caregiver. Kasi caregiver turn to caregiving, di ba? Tapos yung pagiging passionate natin, yung pagiging generous natin, makikita talaga by action, by words, nakikita sa atin yung pagiging sincere natin as a caregiver. Kaya, that's number 2. Ito mga kababayan, number 3 is being smart or being a clever. So, tayong mga Pilipino, wala po sa atin salat sa kalaman. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang kakayanan. Meron po tayong katalinuhan, which is the best din yun. Nakikita yun ng mga foreigner. Nakikita rin yun ng mga banyaga. Kaya nga tayo hinahire. Kaya nga tayo kinukuha ng mga different company, different country. Kasi nga, likas sa atin ang pagiging smart and clever. Bukod po doon, likas din po sa atin ang pagiging resourceful. Tingnan po natin. Let's say, mayroong mahirap na pamilya. They don't have food on their table, pero ginagawan po nila ng paraan how to survive. Kaya isa po yun sa pagiging napakaganda or napaka proud to be as a Filipino, yung pagiging smart at pagiging clever or resourceful. So that's number 3. So additional ko lamang po, as a smart or resourceful. By the way, isisingit ko lamang po, I am not college degree or college whatever you call it. Hindi po ako nakapag-college, hindi po ako nakatungtong. How can I speak like this? It's because I am resourceful. So yun lang po. So number 4. Filipino are well known as a loyal and devoted. So tayong mga Pilipino, napaka-loyal natin, napaka-matapat natin atin. Kapag, let's say, in a relationship, tayong mga Pilipino, especially tayong mga Pilipina, tayong mga babae, kapag mahal natin ang isang tao, we are so loyal. Hindi natin talaga sila tatantanan. Hindi talaga natin iiwanan ang isang tao or hindi natin sisiraan ng isang relasyon. Kasi nga, likas sa atin ang pagiging loyal and devoted. So, what I have to connect with in our work kasi kapag tayo ay nagtatrabaho sa isang company or sa isang employer, nandun talaga yung pagiging loyal natin. So, that's another thing. And of course, ang number 6, ang ating talented. Filipino is very, very popular sa pagiging talentado natin. Bilangin nyo yung mga senior na si Lea Salonga, si Ayang Journey, si Anel Pineda, si Charisse, diba, na naging Jake Cyrus ngayon, si Pomoy, lahat, ang dami-dami nating singer. Ang gagaling nating kumanta, makigaling na rin tayo kasi tayo talagang mga Pilipino is very talented. So, pagdating naman sa beauty pageant, sa mga pagandahan, sa mga Miss Universe, nandyan sa Pia, nandyan si Catriona, nandyan si Gloria Diaz, si Ropa Gutierrez. Sobrang dami nating mga magaganda at matatalinong binibining Pilipinas sa atin. Kaya super, super proud tayo as a Filipino. So, at saka dito sa Hong Kong, additional ko lang,
every holiday, every day off po, nakikita ko talaga na ang mga Pinoy talaga ay likas, na mahilig sa kantahan, sa singalong, mahilig sa gathering. Lumalabas yung pagiging talented natin. Kaya, let's be proud. Maging proud tayo as a Filipino. So far, yun lamang po kung meron po kayong additional na pagiging isang Filipino, you can comment down below. And this is my vlog. I hope na nagustuhan nyo, and I will see you in my next vlog. Thank you and God bless. Bye-bye.